Okay, 1.5 hour, a minute. Ready tayo. I-occupy muna ang bandang unahan, ano, bago magtambak sa likod ng mga upuan. Labas, pasok na kayo at mag-opening prayer na. 30 seconds. God. Once again, tayo po narito sa ating pansama-sama muli, pangkalahatan na pagtitipon, tapos ng ating groupings. Sige po, ba't para nawawala yung sound? Tayo mag-opening prayer. Parang ang pangit ng sound. Nakagaling sa ilalim ng hukay. Hello, hello. Okay, tayo pumikit, tayo tumungo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po patuloy sa inyong paggawa, sa inyong pagkilos, sa inyong pong iglesia, sa gawain po sa halos buong maghapon hanggang sa mga sandaling ito, hanggang sa matapos, hanggang sa aming closing prayer. Panginoon, patuloy kaming nagagalak na ang inyong pong gawain, Panginoon, ay nai-enjoy ng bawat isa. Nagkakaroon po ng patuloy na growth, hindi lang sa panloob na katauhan, kundi maging sa bilang sa iglesia, Panginoon. Salamat po dahil mamaya meron kaming 7 hanggang 8 na babautismuhan at isang transferi, Panginoon. Salamat po sa pagkatunay na na-enjoy namin ang katotohanan ng inyong salita, na kung ito'y aming susundin, aming ipamumuhay, pagtitiwalaan, meron pong tunay na biyaya, merong mangyayari katulad po ng aming naranasan na paglago, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat bahagi muli ng programa, mangusap kayo at ang bawat isa ipatuloy na mapaalalahanan. Maging patuloy ang paglalim, ang paglago ng inyong mga anak, ang mga bisita, mga kaibigan, patuloy nawa ninyong kilusin. Saway niyo po ang manggawa ng kaaway, Panginoon, na istorbo at pandaraya sa bawat isa sa kanila at maging sa bawat isa sa amin. Iblesyo po, Ama, ang kabuuan ng programa sa huling bahaging ito ng maghapon. Salamat po ng marami. Handog namin ito sa inyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung mga po. Tawagin natin dito ang ating tagapagpaawit. Amen. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. At nawa ay tayo po yung mga nasarili pa na po. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. At tayo pong magsiawit at magbigay papuri sa ating Panginoon. Atin pong unang awitin ang page 304. Savior, like a shepherd, lead us.
Savior, Savior, life. Hey, ready po tayong lahat? First verse. Savior, like a shepherd he does. Hey, sabay-sabay po tayo, first verse. May key, ano ba ako ng sana? Ready? Savior, sing! Savior, like a shepherd he does, much we need a tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use the foes prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, Judah, befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and party free. Blessed Jesus, early let us turn to thee. Blessed Jesus, early let us turn to. Last verse. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, we thy love our bosoms feed. Blessed Jesus, thou hast love us still. Blessed Jesus, thou hast love us still. Amen. Next song po tayo. Page 22. Such Love. Amen. That God should love. First verse. Ready? Sabay-sabay po tayo. Sing. That God should love us, sinners such as I, should yearn to change my sorrow into bliss. Nor rest till He had plans to bring me now. How wonderful is love! Amen! Such love, such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love. Our second verse. That Christ should shine so freely in this scheme. Although we many stand on top for me, be ever human, tongue of their theme. That love divided ransom. Amen. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love us, sinners such as I. How wonderful is love, like perverse, that far away, full out
broken such as I. The Father planned, the Savior bled and died. Redemption for our worthless name goodbye. Long and low in grace he cried. Such love, such wondrous love. Such love, such wondrous love. That God should love us in his righteous heart. How wonderful is love. Yeah, last verse. And now he takes me to his heart beside. He asks me not to feel a servant's place. The far off country wanting some are done. Wide open are his arms of grace. Such love. Such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love us in such a time. How wonderful is love, like, amen. How wonderful is love like this. Last song po tayo. He keeps me singing. There's within my heart. There's within my heart. Hey, first verse, ready, sing. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee, peace is there. He the love that seven flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life is great, seen as right. This can fill my heart with pain. Jesus wept across the broken strings. Stir the slumber reports again. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, gives me singing as I next verse. Feasting on the riches of his grace, resting in his loving wing. Always looking on his smiling face, that is why I shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I fourth verse. Though sometimes he leads through waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see his footsteps all the way. Chorus. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I. Last verse. Soon he's coming back to welcome me. Far beyond the starry sky, I shall wing my flight towards above. I shall reign with him on high. Amen. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing,
keeps me singing as I go. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Maraming po tayong magsiupo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know. Salamat sa Panginoon. Wala nang mas tatamis pa sa pangalang yan, sapagkat kapag inisip mo, binanggit mo, sinambit mo ang pangalan niyan, yan ang pangalan na gumawa ng pinakadakilang pag-ibig, nagparanas ng pinakamatamis na pag-ibig sa ating lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Okay? At ngayon po, ay dadako po tayo sa ating praising time. Habang inililista pa ang ating... Okay na po ito? Okay na. Okay. So... ang ating pong attendance ngayong hapon, yan, AB. Okay. Yun, kakatuwa naman ano po. Dahil consistent po ang ating number of members na present. Kaninang umagay 100, ngayon ay 100 pa din. Amen! Salamat sa Panginoon. No? Okay, ngayon po ay meron din tayong 19 na visitors. Salamat sa Panginoon. Okay? Talagang biyaya po ng Panginoon. Meron tayong total of 119. Yan. Salamat po sa Panginoon. Okay, ngayon po ay dadako tayo sa ating pagpasalamat. Ating pong, ay, nga pala, recognize muna natin ang mga bisita. Opo. Dahil patuloy natin kasama si Brother Aaron Burt. Aaron Burt Ventura. And si JB Escobedo. JB, sama natin patuloy si Jared Santos. Okay, salamat sa Panginoon. At si Vladimir Garcia. Sama po natin patuloy si Japet Rodriguez. And Brother Raymond Araño, tuloy natin kasama. And then si Sister soon to be Baptist, Sister Mia Kupo. Amen. Salamat sa Panginoon at kasama ang kanyang ate, Ate Junina Kubo. Salamat po sa Panginoon. Patuloy natin kasama, yan, soon to be din, Rica Joy Solares. At maging po, si Tatay Eugene. Amen. Salamat nating patuloy kasama si Sister Macy Ladores. Amen. Also, nagbabalik from Taal. Anjuri Timinya. Asi Anjuri. Iya, diba? Talaga po nagsisisi na ako kasi ako po yung lumayo sa Panginoon. Amen. No, diba? Masaya na uli ngayon si Anjuri. Tawagin po natin din si Angel Escobedo. Angel? Where is Angel? 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 Nasa si Angel? Nalipad na. Asi Angel? Ay, Angel, mga pala. Ito pala yung Bible study kasama ni Mia. Okay, salamat sa Panginoon. Okay. And then, kasama din po natin si Laveline Lagumbay. Sister Laveline, sasali daw po siya sa December 20. 21. Oh, ilagay nyo din eh, at papasok naman dito yan. At nandito na. Hindi pala pa sa akin. Refresh. Yan, okay. Kasama nating patuloy. Bakit 19 pa din? Si yan, Edward Ventura. Kasama din natin ang kapatid ni Anjuri, si John Dave. At saka po, amen, Brother Tatay Lando, Austria. Amen. Salamat sa Panginoon. Tuloy po natin silang kasama. At meron po tayong mga kasama na kasama pa. Sino po yung dalawa? Wala pa po dito. Hindi pa mamasok. Nandito na si Tatay Lando. Si Ate Annie. Tuloy natin kasama. Okay. Ating... Oh, yan. Isa pa ito. Kasama natin. Maghapon. Si LC. Amen. Yan. Mga galing ano po yan. Kipot. At sila ang magiging mga ano natin doon, pillars. Yeah. Okay.
Salamat po sa Panginoon. Tapos na po ang ating pag-recognize sa ating mga bisita. At ngayon po ay tatawag po tayo ng isa pa. Okay, tatawag po tayo ng ating special number. Una po na sa ating special number ay ang Brother Aldrin Bantog. And then, Duet. Tapos ay, ano ito? Bulak. Blake. Mga pangalan. Blake. 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 Kung sino man po yung B-L-E-A-K. Sigurado yung K si Kisiya. Okay. Okay, tawagin po natin yung tatlo. Hello. Apa? Kami po ay awit sa Panginoon. Pinamagatan pong grace greater than all our sins. Please, pakipatay po ang microphone pagkatapos para hindi po umugong.
Times when often I've wondered as I walk this narrow way, did the Lord hear me? Would he answer? Did he even know my name? But I discovered the moment I called him, he is always faithful. The answer I need is ever waiting by his hand. He leads me through. He knows my name. Please, my home, my past, and all
Hello? Dako muna po tayo sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. Sige po, meron tayong slots para sa mga praising time. Lima lang po. Tatlo po. Microphone. Yo. Pinagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa hapong ito. Patuloy po tayong nakakapanambahan. Salamat po sa patuloy na buhay. At salamat po sa mga mensaheng naririnig. Salamat po sa biyaya niya na patuloy pong ibinibigay po sa atin. Ang kalakasan ng katawan. Salamat po sa kagalingan. At ngayon po ay nakasama na rin po kaming mag-asawa. Salamat po sa biyayang iyon. At salamat po sa mga pamangkin na talagang nandun na nagpipilit. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Salamat po sa mga mahal sa buhay. Bagamat ang iba namin mga kasama ay talagang ayaw, pero salamat sa biyaya ng Panginoon. At talagang ang Panginoon ang nagawa. Salamat po sa kay Vladimir na talagang nandun po ang puso niya na kahit po siya'y napapagalitan ay talaga pong nadoon na siya po ay naninindigan. Salamat po sa biyaya ngayon ng Panginoon at nawa po ay next month ay nadoon po na magkaroon na po siya ng realization sa tubig ng bautismo. Salamat po sa biyaya ngayon na talagang napakabuti po ng Panginoon. At salamat po sa mga kapatiran na madadagdag po sa membership mamaya sa tubig. Praise God. Sa mga babautismuhan, salamat po sa biyaya ng Panginoon. At tayo po ay madadagdagan po muli dito sa ating iglesia. Salamat po sa napapagtagumpayang mga commitment. Salamat po sa biyayang iyon ng Panginoon. At salamat po sa hanap buhay na ipinagkakaloob po ng Panginoon. Salamat po at talagang tunay pong buhay ang ating Panginoon na siya pong nakilos at talaga pong napakabuti po niya. At wala na po talagang may hanggan na masasabi, talagang napakasarap po talaga magpuri sa Panginoon. Maraming po salamat sa Panginoon. Amen. Ako rin po ay nagbabalik ng pasalamat sa Panginoon. Salamat po sa kanyang biyaya sa paggawa ng Panginoon. Salamat po na ako po'y tuwan-tuwa dahil sa katityaga po, ngayon po'y magpapabautis po na si tatay. Salamat po at salamat po na yun po ang naging bunga ng pagpapatuloy. Siguro po ay kung ako'y tumigil, baka siya po ay hindi naligtas. Salamat po sa ginamit sa aking apo, kay Chriselle, na nung siya magdebut ay talagang siya lamang po pala ang makakapagpalambot ng puso ng kanyang lolo. At salamat din po na sa biyaya po ng Panginoon ay malusog po siya, pati ako. At salamat po na sa lugar namin ay marami pong senior, pero isang biyaya po talaga ng Panginoon na siya ay walang karamdaman, walang maintenance, at talagang ayos pa po ang kanyang kalusugan. Amen. Salamat po sa napakagandang biyaya ng Panginoon na kahit mahirap ang buhay, ay kami ay patuloy na magkasama na nagpapatuloy. Mm-hmm. Po, salamat sa Panginoon. Next po. Ay. Ako din nagpapasalamat sa Diyos na ako'y malakas. At ako'y nagpapasalamat nga sa Panginoon ng aking apo si Lisa at magkasama na ng botismuhan mamaya. Tsaka ako'y nagpapasalamat sa Bible study kahit ako'y may edad na, senior na ako'y nakakasama sa mga young people. Amen, that's right. Tsaka salamat praise din. God. Ako'y nakakasama kanina sa picture diyan. Amen. Ako'y nagpapasalamat sana naman sa Friday ulit. Madagdagan ang ating dalawa ang hindi
nakasali yung ano at na-injeksyonan. Kaya akaming na ano ay apat labang. Kaya na sana naman sa Friday marami na madagdagan din. Ako'y nagpapasalamat sa mensahe ng ating pastor kanina na talagang maganda. Para kanina taga, po? Oh, maganda. Para kanina po? Taga, talab sa puso. Sa inyo po? Sa inyo lang? Sa akin lang. Sa iba po, sa iba. Saka nagpapasalamat ako kahit ako'y si pastor wala ng sagip. Ang aking ininom ngayon ay power cell na lang. Wow! Power cell! Herbal capsule! Oh, minsan. Oh, yan na talagang ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at talaga ako'y malakas-lakas. Salamat sa Diyos. Maraming maraming salamat. Power cell! Herbal capsule! Salamat din po sa Diyos sa biyaya niya at patuloy na pagpapala sa bawat sa atin. Salamat po sa Diyos sa kanyang patuloy na pag-iingat sa aming sambahayan na nagpapatuloy. Salamat din sa mga pumupunta sa amin. Salamat po sa mga nagba-Bible study. Amen. At nagda-drop by dun sa amin sa soul winning. Salamat po sa Diyos at sa biyaya niya sa pagkatagpo ng mga pangangailangan sa araw-araw. Amen. Salamat po sa panustos na binibigay ng Panginoon. At maging salamat din po sa kalusugan, kanyang pinagkakaloob sa aming sambahayan sa araw-araw. At maging sa mensahe na patuloy na naririnig sa tamang turo ng kaligtasan at ng doktrina. At salamat din po sa Panginoon, maging sa pananalangin ng bawat isa para sa aming sambahayan. Salamat po sa Diyos. Amen. Last one po. Last one. Low, low, low. Low, 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 low. Ako po ay nagbibigay ng papurit po sa salamat sa Panginoon. Unang-una po sa kaligtasan, hindi na ako wala. Very common naman po, pero yun. Sa Japan tunay po talaga. That's right. Amen. Sa mga financial po, sa ibang pangailangan na pinagkakalab ng Panginoon sa pang-araw-araw at sa amen. mga mensahe ng pastor na nagagamit para magkaroon ng wisdom and knowledge at na spread po ito sa labas. Amen. At sa pag-ano din po, sa soul winning po na nakakasama po kahit isang beses lang po sa isang linggo. Naalala ko nga po yung... At least. Yung sabi po sa akin ng kaibigan ko ay masaya sa gawain. Mm-hmm. At masarap magpatuloy sa gawain. Amen. Talagang pag napapasagi ko sa isip ko ay ako'y natutuwa na lamang. Dahil sadya naman po, tunay talaga. That's right. Sa mga biyaya na pinagkakaloob sa araw-araw, sa mga hamon, sa kapatiran, sa mga ministries na napapagtagumpayan, nagagawa, at sa mga service po na patuloy din na napapagtagumpayan, kasamang mga kapatiran, na at sa lahat-lahat po na biyaya ng Panginoon. Amen. Pag walang knowledge, walang power. Sabi ni Ernie Baron. Okay. Meron din po nagpasalamat dito sa online, pero hindi pa napasok sa akin. Wala sa akin na. Mabagal. Okay, nagpasalamat. Yan, si Inay Annabelle Santarin. Rhonda, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na biyaya ng buhay na patuloy niyang pinapahiram sa aking pamilya at maging sa ating lahat. Salamat din po sa Panginoon sa patuloy na paglago ng gawain. Salamat din po sa Panginoon sa mga kapatirang patuloy na ginagamit sa pag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat din po sa Panginoon sa ating pastor na patuloy na ginagamit para ituwid ang ating maling lakad at lifestyle. Salamat din po at kahit medyo hinahapo at masamang pakiramdam, dala na rin po ng pag-abuso sa katawan, ay malakas naman po ang spiritual. Bah,
at naroroon ang laging tiwala sa Panginoon sa pagnanasa sa maging kabahagi sa gawain. Tago sa puso ang naririnig na mensahe at naroroon ang katuwaan na isang araw ay makasama din ako sa paghayo at naway gumaling na ng lubusan kaming maglola para maisama ko din apo ko sa Bible study. Salamat po at ako'y natutuwa talaga sa mga kapatiran na patuloy nagpapagamit sa Panginoon sa anumang paraan na kaya nila. Sa mensahe na nagsisilbing gabay para patuloy na nagpipilit magpakababa sa Panginoon. Bagamat minsan ay nadadaya ng kaaway pero naroon ang paghingi ng habag sa Panginoon na naway sa uulitin ay huwag nang magpadaig sa tukso ng laman at kailangang sa Diyos lang humingi ng kalakasan. Sa mga realization sa buhay ay ako'y patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang dakilang kahabagan sa akin at sa ating lahat. Sana kami din may duet. Gustong gusto ko po umawit. Haha. Baka lang hindi karapat dapat. Hehe. Yan, tunay ka Sis Delia. Nakakaingit po kayo. Tag-advertise. Okay? Sige po, salamat sa Panginoon. Tawagin po natin ang tatlo pa nating special number. JYP Senior High School and then College. Nangingibabaw, ngunit darating ang
ika'y tulungan at gabayan. At muli tayong paalalahanan na araw ang kasunod. Tanda ang hindi ka nag-iisa dahil mahal ka niya. Kaya sa bawat patak ng iyong luhang alalahanin may pag-asa. Upang ika'y tulungan at gabayan. At muli tayong paalalahanan na araw ang kasunod. Na araw ang kasunod. I remember
Amen, amen, amen. Salamat po sa Panginoon sa mga awiting yan. Talaga na mga nakakahamon ng biyaya ng Panginoon. Di na babalik. Yan, okay. So, ngayon po, meron po tayong total report ng mga Bible studies na nakandak po natin for the month of November, second week to fourth week pa lang po dahil second week tayo nag-start. Okay? So, ito po ay hindi number of Bible studies na kung saan ay yung bilang ng mga bahay na napuntahan, kundi yung ilang beses. Ilang beses. So, next month, mailagay na din po natin kung ilan yung mismong total. Ngayon po ay ito po yung ilang beses lang nakapag-conduct ng Bible studies ang mga kapatiran sa loob ng tatlong linggo. Yan. Sige po. Next. Yan. Naka 374 naman po ng mga Bible studies na nahandel ang bawat kapatiran. Ano po? Salamat sa Panginoon. Tapos ay nakapag next po. Ang tagal ah. Yan. 620 ang naabot ngayong buwan ng mga iba't ibang kaluluwa na na-witnessan po. Yan. And then, ilan sa kanila nag-profess ay 613. Bay, pagka lahat yan ay tunay na naligtas, ang daming tagalangit. Di ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Okay, next po. Yan, nakapag-distribute tayo ng 3,000 na tracks. 3,197. Yan ay for 3 weeks lang po ha. Okay, salamat sa Panginoon. And then, wala ba sa live yan? Hindi na pasok sa live? The screen capture dun sa TV dyan sa taas? Hindi. Baka po delay lang dyan. Yan, okay. 62 na children's ministry ang na-conduct po natin. Tapos 285 po ang mga kabataan na naabot. Ano? Automatic na po kasi yan eh. Basta inilagay dito sa screen, pasok na yun dun sa live. Yan, yan po ay ang total number of souls na na-reach na. Meron naman pong summary sa dulo. Total number of souls reach natin, 4,000. Yan, salamat sa Panginoon. 4,000 mga kaluluwa ang nabot ng salita ng Panginoon. At for summary natin, yan nga po, ay naka 374 Bible studies. Ang na-witnessan natin ay 620. 613 ang nag-profess for salvation. And then ang children's ministry, 62 with 285 na mga kabataan. At ang tracts na na-distribute, 3,197 for a total of 4,000 na mga kaluluwa, 45. Salamat po sa Panginoon sa mga kapatiran natin. Sabi dun sa verse na nakalagay dun, Romans 10:15, and how shall they preach except they be sent, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Talaga pong biyaya sa ating mga nasa palibot ang mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Okay? Salamat po sa Panginoon. Tapos na po tayo at tayo po'y dumako sa ating pong offering. Okay, salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Panalangin po namin na kayo po ang siyang sa amin po ay magpatuloy na mag-bless. Pagkat Panginoon, naunawa namin bakit kami nagbabalik sa inyo sapagkat kayo din po ang pinagmulan ng lahat ng bagay nito. Kaya Panginoon, ito po'y aming tinataas sa inyo at aming iniaalay. Na Panginoon, ito po ay maging isang mabangong samyo sa inyong harapan at patuloy po ninyong nawain na ito po ay magamit patuloy sa inyong gawain sa ikalalago ng inyong pong ministeryo, maging sa mga manggagawa. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, amen. Tawagin po natin ating pong choir.
Finish well. Para pagka tayo po ay humarap sa judgment seat of Christ, ano po, meron tatanggaping mga crowns at ilelay down natin sa ating Panginoon doon sa Revelation chapter 4 verse 10 to 11. Parang aking sound ay mahina. So meron po tayong bisita ngayong hapon na 20, tama? No, 20. Salamat sa Diyos. At pero kaninang umaga 76, yung ating last na pinakamataas na bisita nung nakaraan ay 75, na break ng isa kaninang umaga. No, so meron tayong babautismuhan mamaya na 8. Nasabay ba kayo, inay? Hindi na? Bakit? Ha? Malamig. Yun ang problema. Magpaparibaptize daw siya uli. Kaya supposed to be 8. Pero mamaya, i-absorb natin si Sister Macy para po sa transfer ng kanyang membership. Ano po? So, bali 8 yan. Ano ho? So, yung iba ay sadyang gumawa ang Panginoon, answered prayer, na yung mga hindi pa po pwede, hindi pa panahon, hindi pa dapat, ay nagkaroon sila ng mga problema, kaya hindi sila nakarating. So, yun ay answered prayer na rin, kasi pinagpe-pray natin na ang Diyos ay siyang magdagdag, ano, at siya talaga ang mag-screen, sapagkat hindi tayo marunong bumasa ng puso ng tao. Nag-depende lang tayo sa profession, sa bibig, of course, nakikita natin, pero ang tao pa rin sa sarili at ang Diyos ang nakakaalam. Ano? So at least meron tayong sure na 7 na babautismuhan at isang transferi. Okay. Wala na ba reminder? So salamat sa Diyos, ano? At ang ating Bible School ay nakapag-start na uli. Pa ilang linggo na 'yon? Noong linggo ito. Padalawa na ba 'yon? Isa pa lang. Aba, nung Lunes pala tayo nang galing sa dagat, yung mga workers, ano, at pasok sa family. Okay, so sa susunod na linggo, bukas, padalawang beses, ano po. So ipag-pray natin na kung meron pong mga ilang kapatid na po pwedeng tumulong sa pagluluto, ano po, pag-prepare, para itong mga workers ay sa halip na sila yung nagseserve sa Bible student, ay nakakahayo sila. Ano, nakakapag-soul winning. Kung meron pong ilan na pupunta dito, na lalo't may dala na lulutuin. Lalo magaling, ano po. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa mga manggagawa, sa mga humahayo, at maging doon sa mga nag-soul win, ano? Na lalo na ito sa dagatan, ang regular nagpapakain dyan sa mga soul winner ay ang Bantog at Landicho at Salgado Hernandez, ano? Salamat sa dalawang, tatlong pamilya na yan. At sa Lapu-Lapu ay ang nakakadalawang beses na magpakain ang kapatid na Marichel. Nadyo ba si Marichel ngayon? Wala, nasa work. May work siya. Okay. At ang Austria ay nagpilit, ano, salamat sa Panginoon. At doon sa Ventura pala, tapos Sampa yung mga malimit magpakain, yung mga nagpapakain. Kina Sister Ersi. Doon yata masarap dahil lang lomi. Sarap na lomi doon. Sampa yung mga nagpakain. Si Kathleen, nagpapakain din ng lumi yan. Sana all. Ano pa? Una? So, sana po ay
Ventura de Makulangan. Ayun, ano? Ventura de Makulangan. Ayun di Makulangan, si Winlin. At saka si... Ayun, si... Oh, si Kajubel nga. Oh, malimit siyang mag-bidid dito. Ano? Parang... ano yan? Talagang partner dito. Ano? Siya na Sister Alice, yung mag-asawa ni Brother Larry. Lagi nagpapadala dito ng pagkain. Ano ho? Sister Hilette, Sister Heidi, Sister Amy Bantog, Sister Winnie... Ilocto, ano, salamat sa inyo mga kapatid. At di ko na maisa-isa yung mga hindi ko maalaala. So kilala kayo ng Panginoon. So ituloy lang natin ano ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi walang kabuluhan 'yan. Tuloy natin ang ating pag-aaral, Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 38 to verse 47. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Isang preaching, 3,000 kaluluwa na saved. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. Mag-pray ulit tayo, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaninang umaga ay naranasan namin ang inyong pagkilos, pagbibigay ng kaunawaan, liwanag at igisalat ng inspirasyon, conviction para po mag-penetrate ang inyong salita, ang inyong mensahe sa aming mga puso. Salamat sa mga kaluluwa kaninang umaga na nakarinig, sa mga nag-profess dito sa loob at maging sa salvation class. Salamat sa mga anak niyong patuloy na umiinit at nagiging maligaya, masigla sa paglilingkod sa inyong Panginoon, sa pakikiisa, sa lahat ng mga bagay na pwede silang makiisa. Salamat po sa inyong pagkilos. Pagpalaan niyo po ang huling sandali ng ito, ng maghapon ng aming pag-aaral ng mga salita. Bless po ang mga bata at tagapagturo sa labas at maging ang mga nasa online. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa nakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, muli tayo mo po. Salamat sa inyo. Ating paksa is the Church of God. Ano po? Kaya wala akong pinagkaiba. Actually, kung titignan niyo sa Acts 20:28, ano? Saglit nating i-pass forward sa kapitulong yan. Sa talatang 28, ang pagkakasabi dyan, take heed therefore unto yourselves and to all the flock. Ang kausap dito ay mga pastor, mga leaders, ano po, mga overseers, church leader, ano po, ng mga pastor. Na ang sabi ay mag-ingat ika kayo sa inyong mga sarili at sa inyong buong kawan, over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed, ano sabi? The Church of God. So, bakit? Sapagat ang Kristo ay Diyos. Kaya, yan ay, ang Church of Christ ay pwede ring tawaging Church of God. Na ang sabi dyan, which he had purchased with his own blood. Kaya lalong lumiwanag na ang God di yan ay yung namatay, inilibing at muling nabuhay, yung nagdanak ng kanyang dugo. Ano po? Sapagkat ang
Diyos mismo na Espiritu ay walang dugo. Ano po? So, kaya nga nagkatawang tao dahil ang Diyos ay hindi pwedeng mamatay at hindi pwedeng magkaroon ng dugo sapagkat siya ay talagang pure spirit. Ano po? So, kailangan talaga ang literal blood, ano po, na ito'y nakapreserve ngayon sa Holy of Holies, sa tunay na tabernakulo sa langit. So, ang Kristo po, diyan ay pinakitang maliwanag na Diyos sapagkat siya po yung tinutukoy na bumili ng kanyang sariling dugo, which he had purchased with his own. Yung his own ay ang Kristo na tinatawag na God doon sa Church of God. Ano po? With his own blood. So ngayon, ayon sa context ng Acts chapter 2, makikita natin kung sino po itong church ng Diyos na ito. Ito po yung mga individual believers of Christ. Ito po ay mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Nagsisi, ibig sabihin nagbago ng pag-iisip. Dati hindi kinikilala ang Kristo, ipinako nila ang Kristo, nireject nila ang Kristo, pero ngayong naliwanagan sila, nagsisi po sila at masaya nilang tinanggap ang salita ng Diyos. Ano po? At ang sabi po ng talata pong Acts chapter 2, ng talatang 41, were baptized. Ang ikalawa natin na main point ay the Church of God is a Baptist or the Baptist. Para daw maging definite at lalong maging sure na ang talagang church ng Panginoon ay Baptist. Ano ho? Ang nag found o ang nag institute, ano ho? Ang nag establish ay Baptist, at ang inorganize o inestablish, ininstitute na group of people ay mga Baptist believers, mga converts ni John the Baptist. Sinasaksihan ni John the Baptist ang Kristo. Inihahanda ni John the Baptist ang lalakaran ng Panginoong Kristo. Ano ho? So bago pa nakarating sa Kristo ang mga alagad, bago pa sila naging apostol, sila ay na-convert na, naging mananampalataya na ng sinasaksihan ni John the Baptist na Heso Kristo, and then binautismuhan ni John the Baptist ang mga alagad kahit wala pa ang church. Okay? So binautismuhan ang mga alagad, binautismuhan ang Kristo. Nakalipas ang ilang panahon, Matthew 16:18, inorganize ng Panginoon. Sabi niya, "Thou art Peter, and upon this rock," ang tinutukoy niyang rock ay ang kanya sarili. Si Peter ay small stone, ang Kristo ay rock, siyang rock. Sa kanya founded ang church na itinatag niya. Ano po? "I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church." So, nasa lupa pa ang Kristo nung itinatag niya ang church. Kaya yan po ay between 30 to 33 AD nung itinatag ng Kristo ang church niya. Na yun nga, ayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang mga inorganize niya, ginawa niyang local assembly, ecclesia, ay mga Baptist believers. Amen? At ang nagtatag, ang founder ay Baptist. Siya po ay baptized by John the Baptist. Amen? Tandaan nyo, yung Baptist sa John the Baptist ay hindi apelyido. Nasa Tagalog, mali ang pagkakatagalog. Ang Tagalog sa John the Baptist ay ginawang Juan Bautista. Ginawang apelyido yung Baptist. Samantalang sa English, John T-H-E, the definite article. Juan ang Baptist. Dapat yung Juan ang Baptist or Juan ang Baptista. Hindi po pwedeng John the Baptizer. Kasi ang pagbabaptize ang kanyang ministry, pero ang title niya, siya isang Baptist. Sabi ng John chapter 1, sa verse 6 hanggang verse 7, si John the Baptist ay sugo mula sa langit. O, tignan po natin saglit. Ito ay counting history. Para makita po natin na ang ating claim ay nasa Bible, hindi ho gawa-gawa. Ano? Invento, hindi. "There was a man sent from God whose name was John." Hindi po si John the Bilabian na writer ng Book of John, kundi si John the Baptist. Ano po? Kasi sa time na yan,
Hindi pa nasisave si John the Beloved, yung writer ng Book of John, ng Gospel. Yan po. So ang pinapatotohanan dyan, ang sinasabi niyang John dyan, ay si John the Baptist. Ano po? Na ang sabi dyan, there was a man, pakiulit mo lang sa verse 6, sent from God, ano? Whose name was John. Verse 7, the same came for a witness. So siya rin yung sinasabing dumating, ano ho, na saksi. To bear witness of the light, upang saksihan niya ang liwanag, that all men through him might believe. So ibig sabihin, ang sinasaksihan ni John the Baptist ay ang ilaw ay ang Panginoong Hesukristo. Ano? At dahil sa pagpapatotoo ni John the Baptist, para ang lahat ng mga tao ay maging believer, manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mateo 3:1, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. So makikita natin dito yung THE, hindi DE, na parang De Castro, De Claro, De La Rosa, De Los Reyes, De La Cruz, ano po na apelyido, kundi da, ang Tagalog doon ay ang. Tapos Baptist, ang Tagalog dapat dyan ay Baptist or Baptista. Juan ang Baptista, hindi Juan Bautista. Ano po? So mali po yung pagkakatagalog sa Tagalog ng version, na hindi sa King James po talaga tayo nakabase at founded. Ano po? So siya po, ayon sa verse 13, punta tayo sa verse 2. Kita natin yung kanyang ministry. Matthew 3:2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. O, wala talagang kinalaman sa church si John the Baptist. Ang kanyang pagkakaalam po ay yung millennial reign of Christ. Ano po? O, diretso tayo sa verse 3. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. So si John the Baptist ang natatanging tao na inihula na sa lumang tipan sa Book of Isaiah, na ang ministry niya, siya yung magpe-prepare ng way of the Lord. Ano po? Siya po yung voice of one crying in the wilderness. Kaya lagi siyang naroon sa wilderness. Ano po? Ngayon, pagdating sa verse 13, Matthew 3:13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John. So nagmula ang Kristo sa Galilee, nagpunta siya sa Jordan doon kay Juan, sapagkat si Juan ay daroon sa Jordan, nagpipreach at nangangaral. Isa pala yan. Nagpipreach at nagbabautismo. Ano ang dahilan bakit ang Kristo mula Galilee, ilang libong milya ang layo? Nilakad lang po yan, marahil o sumakay sa asno. Pero tiniis po niya yon dahil meron siyang kinikilalang authorized and proper authority na baptizer. Walang iba kundi si John the Baptist na sugo mula sa langit. So ang authority ni John the Baptist to baptize is from heaven, from God. Nakuha niyo, nakikita niyo. Okay. Naparoon siya kay John sa Jordan to be baptized of him. Verse 14, maliwanag na ha, ang Kristo ay nagpabautismo. So hindi siya nagpabautismo para maligtas. Siya mismo tagapagligtas. So ang bautismo ay hindi para maligtas, kundi para sa mga ligtas o tagalangit o anak ng Diyos. Ha? Maging maliwanag sa atin yan. So may baptism na pero wala pang church noong time na yon. Okay? So diretso tayo. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? So, ano, nahihiya si John the Baptist. Sabi niya, ako ang kailangan yung bautismuhan. Kasi kinikilala niya na ang Kristo ay Panginoon niya. Ano, at siya ay alipin lamang na
nagpe-prepare ng uwi ng Panginoon, at napalito ka upang ako ang magbautismo sa iyo. Ang sabi niya, parang baligtad ika. Anong sagot ng Panginoon sa Kristo? Verse 15. And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now. Hayaan mong mangyari ito ngayon. Ang sabi ng Kristo, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Anong sabi niyan? Ang sabi niya, sapagkat ganyan ika ang nararapat sa atin. Yung as diyan ay hindi lahat ng tao, kundi yung uri lamang ng mga tagalangit. Ang kausap niya diyan ay si John the Baptist na tagalangit, at saka si ang Kristo na mula sa langit na tagapagligtas. Ibig sabihin, yung mga tagalangit, na lalo na yung mga tagasunod ng Kristo, nararapat na gawin ang bautismo upang tuparin ang buong katwiran ng Diyos. Sa mga naligtas, merong buong katwiran ang Diyos sa inyo, kasi ang baptism ay susi ng lahat para sa Kristiyanong pamumuhay at paglilingkod. Hanggat hindi ka nababaptize, nagiging member ng Iglesia ng Panginoon Jesucristo, tagalangit ka lamang, pero yung service mo not counted. Pwede kang mag-serve pero not counted. Walang reward, sapagkat ang proper place or agency ng Panginoon sa pag-serve is via His local church or body. Nakuha niyong point, mga kapatid. So, ang church po ay for service. Ngayon, then He suffered him. Yun, nabautismuhan po siya at naroon nga, nabautismuhan ang Kristo. So, that makes Jesus Christ a Baptist. Pero wala pa ang church. Preparation lang ang ginagawa ni John the Baptist sa ministry ng Panginoon Kristo. So, ang mga apostles dyan ay nawin na ni John the Baptist, nabaptize na niya, at ang isang ebidensya, pagdating ng Acts chapter 1 sa verses 21 to 22, ni-required na ang kinahulugan na posisyon ni Judas ay mapaltan, at ang required po ay baptized by John the Baptist at na kasaksi mismo ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Kristo. Yan ang tunay na apostol. Ano ho? Kaya hindi yung mga apostles sa panahon nating ito na nagki-claim, hindi yun. Fake apostle po yan. False apostles po yun. Ang apostle ay baptized by John the Baptist at nakasaksi mismo ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon Kristo. Yung tinatawag na resurrection state ng Panginoon Kristo. So ngayon, doon sa Matthew 16:18, nung sabihin niya na ikaw ay Pedro, and upon this rock I will build my church. So sa kanya niya itinatag ang iglesia. Pansinin niyo, mga kapatid, during the earthly ministry of Jesus Christ, 30 to 33 AD, kailan lumitaw ang Katoliko? 313 AD siya. 313. Gaano ka ilang daang taon ang lumipas bago pa? Kaya never na si Peter ay naging unang papa ng Roma. Hindi, malaunang patay si Peter, wala pa ang Catholicism. Huwag kayong magpapaniwala sa mga filosofiya at logic ng ibang aral. Yan pong nasa Bible ang pakinggan po natin. Maliwanag po ba? Si Peter ay hindi nakarating sa Roma para mangaral. Nandiyan ang Book of Romans, 16 na kapitulo. Sinulatan ni Apostol Pablo, kung si Pedro, ang aposto o ang pastor o ang bishop, ano po, ang papa sa Roma nung time na yon, isang napakalaking kabastusan, ang ginawa ni Pablo, sumulat ng 16 na kapitulo, hindi man lamang nabanggit si Pedro. Dahil si Pedro ay hindi, walang kinalaman sa Roman Church. Yung Roman Church dyan sa Bible, hindi yung Catholic Church, sapagkat yan ay panahon ni Apostol Pablo. Hindi yan lalampas ng 180. Yan po ay nasa mga 75 AD nung time na yon. Ang kahuli-hulihang namatay na apostol ay si John the Beloved, yung sumulat ng Book of Revelation. Ano po, mga 95 AD. So, ang Katoliko, napakalayo na. Napakalabo. Kaya hindi na pwedeng i-connect kay Pedro ang church ng Catholicism. At nasa Roma po yan. Yan po ang founder ng Catholic ay si Constantine the Great. Hindi po
ang Panginoong Hesukristo. Sa halip sila po yung matinding kaaway ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Kaya nung nag-exist ang Catholicism noong 313, noong 580 AD, mga kapatid, merong mga nag-protest. Ang tawag sa kanila, Protestante. Yan nga sina Martin Luther, sina John Wycliffe, sina John Huss. Ano po? Yun ang mga Protestante. Ang Baptist ay hindi Protestante. Sapagkat ang Baptist, una pa sa Katoliko, ang Baptist ay hindi nag-protest sa Katoliko, ang Baptist winiwin ang mga Katoliko. Minamahal ang mga Katoliko na sila'y mabahagina ng mabuting balita ng kaligtasan. Naintindihan niyo mga kapatid? So, ang saksi ni Jaworski, 1700 or 1800s lamang, yung Jehovah's False Witnesses. Yun naman pong kay Ellen G. White, na ang una nagtatag ay si William Miller, itong tinatawag na Seventh-day Adventist. Halos magkakaunapay lang sila ng saksi ni Jehovah at ng The Church of Jesus Christ at the Latter-day Saints ni Joseph Smith. Ano po, mga kulto po yan. Yan ang mga malalaking sikat na kulto sa mundo. At sa Pilipinas, ayan, 1914 nga, lumitaw yung si Felix Manalo. Sinira niya ang itinatag ng Kristo noong unang siglo na ito daw ikay tumalikod na, lahat ikay nawala na. So, kailangan ika ng Diyos nila na bumangon ng huling sugo. At yun nga ay si Felix Manalo. So, Antikristo kasi. Sinira niya yung kay Kristo na hindi naman totoo. Hindi nawawala ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo, ang Baptist Church, mga kapatid, hanggat hindi nagra-rapture. Nakon yung point? So, walang pangalang Baptist na inilagay nung tinatag niya ang kanyang church sa Matthew 16:18, pero pag inunawa ninyo, Baptist ang founder, Baptist ang mga members. Later, noong tinatawag na Dark Ages, noong panahon ng kadiliman, time of Inquisition, mga kapatid, doon lumitaw ang pangalang Anabaptist na bansag ng mga Catholic. Mga Anabaptist, kasi yung mga nabinyaga na, pagka nagkakamalay, nagkakaisip, tinuturuan ng mga alagad ng Panginoong Kristo ng gospel, at pag nasave, tinuturuan ng baptism, nagkakaroon ng rebaptism, kaya ang tawag nila mga Anabaptist. Ang ibig sabihin ng Anabaptist, ang ana ay re, kaya ang ibig sabihin ng Anabaptist ay rebaptizer, na later, inalis na yung salitang Anabaptist nilang atira, lumitaw din ang katotohanan. Naintindihan niyo mga kapatid, mga kaibigan? So ang Baptist kailanman ay hindi po ito Protestante at nag-protest. Ito po ang itinatag ng Panginoon Jesucristo. Kaya yung tinatawag na baptism, yung proper authority, nagre-rest ngayon sa Baptist Church, yung mga dating, katulad si Macy, niliwanag ko kasi gusto niya mag-transfer, niliwanag ko muna ang kanyang salvation, kanyang baptism at kung sino nag-baptize. Kung may authority ba. So kapwa natin Baptist, ano po, so bagamat siya ay matagal nang hindi na-attend at matagal nang tanggal sa membership automatically, pero para sa courtesy, pinapagpaalam ko siya at ang sagot naman ng kanyang dating pastor ay wala ikang problema. Kaya i-receive na lang natin siya dito. Kasi mahalaga po yung baptism. Yun po ang nag-hold ng perpetuity ng church ng Panginoon. O tulad si Tuper, isesend out siya pagdating ng takdang panahon doon sa Padre Garcia, siya po ay i-extend ko sa kanya ang authority to baptize para doon, yung magiging bunga niya doon, pag siya'y mission niya, siya na po ang magbabaptize. Ano po? At pagdating ng panahon na kaya na nila ang tinatawag na self-governing, self-propagating, lalo na ang self-supporting, i-organize na po natin yan kahit pa ilan ang members niyan. At siya na ngayon ay magiging kaparehas na natin na independent local Baptist church. So halimbawa, kung siya magre-rebelde sa akin, hindi na siya magpapasend out kasi siya po ay nagrebelde, nagtayo ng kanya nga doon sa Garcia, hindi na siya nagpasend out sa akin,
Makakapagtayo siya, kaya lang kolorob yung kanyang church. Naputol yung tinatag na perpetuity. Nakon yung point? So, naputol yung linya. So, yes, may masasave pa rin sa kanya. Sapagkat ang salvation ngayon walang kinalaman sa church. Pero, pagdating sa church, hindi counted yung church niya. Wala sa kaayusan. Kaya, ito ang disiplina ng Panginoon sa kanyang church, sa buhay ng kanyang church, sa pagpapatuloy hanggang sa huling panahon sa kanyang pagbabalik sa tinatawag na rapture, para lahat ng lalabas may disiplina. Kasi hindi sila makakapag-rebelde kasi mawawalan sila na. Lalo halimbawa dito sa Batangas, kilala ako dito sa mga Baptist churches pagkaya na nag-rebelde sa akin. Ano, at magpapa-adapt dyan. Walang mag-a-adapt dyan. Pag nalaman kay Pastor Camarillas galing yan, walang mag-a-adapt dyan. Kasi alam nila nang galing sa hilihitimong pastor at church. Ano, kaya wala siyang magagawa kundi magpasakop. I hope na hindi naman kaya siya nagpapasakop dahil noon, kundi dahil yun lang ang matuwid. Yun lang ang tama. At yun po ang biblical. Ano? So mga kapatid, ang born again ay lumitaw lang noong 1960 sa Pilipinas. Ang isa sa pinakaunang lumitaw dyan, sina Wild de Almeida. Yung Jesus Miracle Crusades. Ano po? So, yung iglesia nga, nakarumaldumal ang kanilang katuruan. Si Felix Manalo ay tinuturing nilang anghel. Ang Kristo nila ay tao lamang. Sino mataas, anghel o tao? Diba? Si Felix Manalong founder, anghel. Pero ang Kristo nila, tao lamang. Ang tagapagligtas nila, tao lamang. Conflict. Sala. Hindi yan ang iglesia ng Panginoon Jesus Kristo. Iglesia yan ang tao. Maliwanag sa inyo, hindi ako naninira. Nag-expose lang ako ng sinasabi ng salita ng Diyos. At dapat magkaroon tayo ng pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil isang dakilang pribilehiyong makabilang tayo sa tunay na iglesia ng Panginoon. Amen? Sa mga baguhan natin, ngayon nyo lang marahil narinig yan, pero yan po ay nasa banal na kasulatan. Wala tayong ginagamit na ibang mga pasugo, bantayan, mga covenants, pearl and the great price, kung ano-ano mga librong imbento ng mga leaders para mailayo ang tao sa Biblia at ang mga miyembro doon na lamang mag-focus sa mga ginawang magazine o sa mga pasugo po nila. At binagbawal pa doon sa iglesia ang Biblia. Leader lang, ministro lang mayroong karapatang magbasa at magpaliwanag. So pandaraya po yan. Kung talang sa Biblia, lahat po ay pinapag-inuutusang magsaliksik ng salita ng Diyos. So the Church of God are believers of Christ and Baptist. Doon sa Acts 2 verse 38, napakaliwanag mga kapatid, ang pagkakasabi dyan, repent! And be baptized. Amen? Repent and be baptized. Pakaliwanag. Every one of you, repent and be baptized. Yun din naman ang sumatotal nun eh. Pag nagpabaptize ka sa baptist, ay di-baptize ka. Yun ang sumatotal nun. Naintindihan nyo mga patad? Okay, pag ang pinag-usapan natin ay baptism, hindi salvation yan. Yan ay sa mga nasaved na. Walang karapatang magpabaptize o magpabaptize ang unsaved. Pero pwede kang maging baptist na ikaw ay hindi pa rin saved kasi hindi marunong bumasa ng puso ang pastor na nagbabautismo. Ang niloko mo, sarili mo. Pero hindi ang Diyos. At ako siguro, naloko mo, pero so what? Para sa akin, ikaw ang kawawa, hindi ako. Kaya maging totoo po tayo. Kung tayo totoo nakaunawa ng sakripisyo ng Panginoon Jesus Kristo, sampalataya na natin ang kanyang ebanghelyo. And after that, ang sabi ng Biblia, sa Great Commission, be baptized. Be baptized. Kasi yung mga binabaptized ay yung mga nakareceive na ng remission of sin. Ano po? At sa atin po ay panahong ito, once na tinanggap mo ang Kristo, tinanggap mo na ang gift of the Holy Ghost. Nasa iyo na ang Holy Spirit. Ano po? So wala nang second baptism. Isa lang ang bautismo. Sabi na Ephesians chapter 4, one Lord, one baptism, one faith. Ang baptism po doon ay hindi spiritual baptism. There is no so-called spiritual baptism. Physical or water baptism po ang tinutukoy doon. Kasi local church po ang pinag-uusapan doon.
Ano po? So, mga kapatid, sa pagkakatatag ng Panginoon ng Baptist Church, meron pong promise ng protection. The gates of hell shall not prevail against the church. Kaya no way na mawala, mabura, totally ang itinatag na Baptist Church ng Panginoon hanggat hindi siya bumabalik. At meron siyang sinabi na, "And lo, I am with you." Sabi niya sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20, na representative ng church, ang mga apostles na kanyang inutusan na kayo ay humayo. Pakalagay, Mateo 28, talatang 19. Tatapusin natin kasi may baptism tayo. "Go ye therefore and teach all nations." Sino po ang kausap dito? Mga apostles, to be specific. Pero ang mga apostles ay member ng church na itinatag ng Panginoon Jesucristo. Sila po ang mga leaders, representative ng church. So, hindi po sa apostle ibinigay ang Great Commission, kundi sa church na nire-represent ng apostles. Magkaiba po yun, ha? Hindi mismo sa apostles, sa office ng apostles, kundi sa church na nire-represent ng apostles. Kasi ang apostles ay walang succession. Ito po ay one time lamang. Pag namatay sila, wala na. Pero ang church po, hanggat di bumabalik ang Panginoon, nadidiyan. So doon binigay ang Great Commission. Kung yung papansinin, pagdating doon sa talata, "Go ye therefore and teach all nations," hindi kaya yan ang mga apostles lamang. Kasi mamamatay na sila bago nila maabot ang buong mundo. Right? Kaya sa mind ng Panginoon, tinutukoy niya dyan, the church. Okay? Verse 20. Ang sabi dyan, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you even unto the end of the world." Ang mga apostles ba hanggang end of the world? No. Kaya ang tinutukoy na kausap dyan mismo, the church. Tayo po yon. So, ang tinatag ng Panginoon ay hanggang hindi siya nabalik. Kaya never na maging totoo ang claim ng mga naninirang mga kulto na ang tinatag ng Kristo nung una ay nawala na. Kaya tumawag na naman ang Diyos ng mga huling sugo. Ang daming huling sugo eh. Ang daming mga sugong mga lumalabas ngayon. Ano? Katulad niya si Pacquiao. Ano? Isa pa yan. Yan po ay Antikristo. Ang dami pa natin didiscussin. Siguro sa Wednesday uli. Kasi meron tayong baptism. Hanggang dyan na lang muna tayo. Tayo po yung manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat. Dahil kami po ay wala na sa kuko ng Diablo. Wala na kami sa daya ng Diablo at ng maling aral. Una at higit sa lahat, sa aral ng kaligtasan. Salamat po, ipinaunawa niyo po sa amin mula sa banal na kasulatan na ang daan palangit ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ang Panginoong Jesucristo na namatay, inilbing muling na buhay para sa aming katubusan at kaligtasan. Ngayon kami mga tagalangit na, meron pa pong napakadakilang bonus. Meron kaming privilege na mapadagdag sa inyong iglesia. Gaya po ng 7 ng mga kapatid na ito na amin pong babautismuhan at maging ang isa pang magta-transfer, Panginoon. Nawa po, patuloy ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iglesyang ito. Hanggang sa kayo'y bumalik, masumpungan niyo po na nagmumultiply, na marami pong natuturuan ng ebanghelyo at nababautismuhan, Panginoon, at natuturuan mag-akay ng marami pang kaluluwa. Nawa po, ang building na ito ay mapuno at umawas, Panginoon, at magkaroon kami ng magandang problema na ito ay amin pang palakihin, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Hanggat di kayo bumabalik, Panginoon, ang iglesia, ang inyong inatasan, nagagawa po ng Great Commission. Kaya kami po ay narito, handa ayon sa inyong biyaya at habag na magpagamit, Panginoon. Salamat po ng marami sa inyong pagkilos at sa mga anak ninyo na nagpa-participate. Basbasan niyo po ang amin pong baptism na gagawin. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Napadighal pa ako. Okay, so tawagin natin dito ang ating pong 8. Kasama na si Messi para mag ating i-absorb dito, i-announce natin. Sige, magbibase muna yung 7 ng inyo pang baptism. Sige. Ayos ba utay? Ayun, very good. Sige, mag-ready na yung 7 babautismuhan at si Messi dito sa unahan din. At i-absorb natin. Ako lang yung magtatanggal ng Amerikana.
At ako ay mababasa ang kamay. Sige po, at nantayo ano. Punta na doon sa restroom ng pambabae at panlalaki. Ang bawat kinaukulan at mag-ready kayo. Pagkatapos si Messi, Messi dito kay Neng at ikaw ay aking kwan, babasbasan. Ayan, pakialalayan niyo po yung iba. Ayan, mga kapatid, so si Messi ay baptized na ng proper authority na kapwa natin Baptist. Kinalaro ko lang sa kanya noon kung bago siya na-baptize ay talagang saved siya. Kung nawa-nawa niya ang gospel. At ayon sa kanyang profession, ay maliwanag sa kanya ang kaligtasan bago siya na-bautismuhan. Ano po? At dahil po doon, ay siya po ay hindi na kinakailangang i-rebaptize sapagkat ang nag-baptize naman sa kanya ay meron ding proper authority. Ano? Hindi natin kaparehas sa lahat ng bagay, pero pagdating sa authority of baptism ay kinikilala rin natin na ang kanilang baptism ay baptism, Bible baptism. Ano po? Itong si Pastor Joe Prudentino. Ano po? Doon sa Balagtas, Batangas City. So, nag-courtesy po siya, nagpaalam siya at naging positive naman, pumayag naman na siya ay mag-transfer ng membership. At ngayon mga kapatid, ina-absorb natin si Sister Messi. Ano pili mo nang? Ano, ano? Messi. Gusto ko yung Messi. Messi, ano? Ano pili mo? Ano? Si Sister Messi Ladores ay ating ina-absorb bilang member ng iglesyang ito. Okay na. Pagandang nang. Okay. Yan, masaya mga kapatid. Siguro maganda, Macy. Punta ka muna dito kasama sa picture. Lahat muna, lahat. Lahat kayo pumunta dito. Dahil meron pa akong interrogation gagawin sa inyo na tigla 15. Dito ko na lang, Macy. O, nasan yung iba? Ayaw na hatan. Umurong na. Natakot na sa tanong. Ha? Kasi kinakailangan lahat na, ano? Hindi ko na tatanungin ng individual para hindi tayo magtagal. Sino yon? Si Tatay Eugene. Ano? Ilan taon na si Tatay Eugene? 78. Ano? Si Tatay Eugene, 78. Ano? Yan ay dating barangay Tano. Nung una talaga, pag kami nagbabible study doon, ayan ay paumis-umis lamang at hindi mo maintindihan kung kontrabaga o sangayon. So, hindi naman siya masamang kaharap at hindi naman siya magulo o sabihin nating nananakit o nang damdamin. Ano po, kundi, ano lang siya, mabait na tao. Ano? Pero alam natin, hindi sa pagiging mabait ang tao mapupunta sa langit. At salamat sa Diyos sa pagtsatsaga ng kanyang may bahay, si Sister Mayet. Ay siya po ay naakay at ngayon nga po siya ay susunod na sa tubig ng bautismo sa kabila ng kanyang edad. Oh, bilis ka mo, bilis kayo. May giniginaw na itong mga ito dito. Ayun, pakialalay, Utoy, pakialalay. Pakipuntahan nyo. Baka madulas dun sa ano. Kaya, tatay, magbabasketball tayo. Sa swimming dun sa Orlando, talagang nag-ano din yan, nag-slide din yan. Pusong ano siya, pusong young. Ha? Oh, sige. Yeah. Masa talaga. Ayun, dito na, kompleto na. Kompleto na. Dito ako. Picture muna tayo din eh.
Okay, ito yung mga babautismuhan mga kapatid at ang isa ay transfer, ano? Ayan. Okay. So mga kapatid, talagang gustong-gusto ninyong maligtas, ano? Amen? Amen. Uy! Ano kang turong ginagawa mo dito? Uulitin ko. Talagang gustong-gusto ninyong maligtas. Weh, biglang nagbago eh. Di ba ang ating pinag-aralan, ang may karapatan lang magpabautismo'y ligtas na. Hindi bahagi, hindi kasama ang baptism sa paraan ng kaligtasan. Ang nagliligtas ay ang Kristong namatay, inilibing muling na buhay. Ngayon, pagligtas ka na, nararapat na sundin nyo ang tubig ng bautismo sapagkat ito ay part ng Great Commission at patuloy na cycle ng buhay ng naligtas sa loob ng church. Maliwanag sa inyo yan? O baka naman kayo ay medyo ano lang, ika nga ay nalilito o nilalamig. Ayun nga. So, ligtas na kayo lahat. Ha? Kasi sinasabi ko sa inyo, not counted kung kayo ay magpapabautismo ng inaasahan nyo na magkukompleto ng inyong kaligtasan ay ang bautismo. Walang saving power ang tubig, kundi yung dugo lamang ng Panginoon Jesu Kristo, yung kanyang ginawang sakripisyo. No? So, naituro na naman sa inyo mga kapatid, dakilang pribilehyo ang maging miyembro ng Iglesia ng Panginoon. Bahagi ng kanyang buong katwiran sa mga naligtas. Kasi gusto ng Diyos kayong magamit. Ang sabi na Acts 2:47 sa pinag-aaralan natin kanina, sino ang nagdadagdag sa church ng mga naliligtas? Ang Diyos. Una at git sa lahat, hindi kayo. Pero kayo lang ay nag-respond sa conviction. I believe na conviction ng Holy Spirit sa inyo yan. Walang napipilitan, walang nainganyo lamang, o ano pa man ha. So kung meron man, magsisi na ngayon para abot pa. Para maligtas. Okay. O sige, naniniwala ako na kayo ay mga, kasi ilang linggo yun eh, mahigit isang buwan. Ano? Magpe-pray tayo mga kapatid. Dire-diretso na para hindi na tayo isa-isang magpe-pray doon. Tayo man mag-pray. Bala na Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ang pitong kaluluwang babautismuhan. Pitong naligtas na mga kaluluwa. Naliwanagan po sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng Biblia, itinuro po ang Ebanghelyo ng Panginoon Kristo na ang inyong ginawang sakripisyo, kamatayan, pagkalibing biling pagkabuhay. Ang inyong dugo, Panginoon, ang katubusan namin, ang kanila pong kaligtasan, Panginoon. Ngayon sila'y nakakatiyak na ng langit at gusto nila na ngayong sila'y mga ligtas na, ay patuloy po na sila'y lumago at magamit po ninyo. At ito'y sa pamamagitan po ng church. At kailangan po nilang magpabautismo. Ito po ang inyong buong katwiran sa mga naligtas, Panginoon. Salamat po sa dakilang pribilehyo. Hindi po natutuwa ang Diablo. Sigurado gagawa po siya ng mga hadlang, gagawa siya ng mga tukso after ng baptism, gaya ng ginawa nila sa Panginoon Kristo nung siya ay matapos bautismuhan. Meron pong tatlong mabibigat na tukso. Pero Panginoon, umaasa ama kami na sa pagtutulong-tulong din ng mga kapatiran dito sa church, anuman ang pagsubok, anuman ang tukso ng mga kapatiran ito, makakayanan po, Panginoon. Sapagkat dakila kayo na nasa puso ng bawat isa kaysa kay Satanas na taga-impyerno. Kaya Panginoon, inihahandog po namin sa inyo ang serbisyong ito. Basbasan niyo po, pagpalain niyo po, bindisyonan niyo po ang bawat kapatid na ito, ang bawat kaluluwa. Maging si Macy, na ngayon po ay member na po ng The Thessalonian Trinity Baptist Church. Basbasan niyo po ang aming baptism. Ito ay aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay? So, sinong uuna? Sinong uuna? Pwede ka nang mapuining. Jack and Poy? Tata Eugene, okay. Ako ay alalayo ito ay pwede na doon, mas mataas niyan man dito tatay, dito dito op, malalim ho tatay yan, malalim malalim, dandahan op, yeah dito kay tatay sa akin. Tabi kayo sa akin, tabi. Hindi, upo kayo. Yan. Ayan, upo kayo tatay. Yan. Maginaw. Tatay, saglit po ha tatay. O, saglit po. Ganito, tumunghay kayo, tumunghay kayo. Huwag muna kayong tumungo. Okay.
Hahawa kayo sa inyong ilong para mamaya pagka idulubog ko na kayo na po. Okay, at inyong kamay at baka hindi mabautismohan ng kamay. Okay, aalisin niyo ho yan. Ano po? So, Tata Eugene, dahil sa iyong pagpapahayag na kayo po ay mananampalataya ng Panginoon Kristo, sa kapamahalaan at karapatan, kapangyarihan pinagkaloob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church, sa harapan ng mga saksing ito at ng mga anghel sa kalangitan, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, inilibing, muling nabuhay. Ayan. Tatay. Op. Pwedeng ikot-ikot kayo. Op, atras, atras. Ayan. Next, ayun, ang malakas ang loob ng kapatid na si Malamig. Tigay na yun. Opo, ayan. Op. Ipo dito, ano nga, ano pala? Mia. Okay, upo, ikaw ineng. Sige, upo. Ang kamay, ang nasa kamay. Hahawa ka mamaya sa ilong mo, mamaya. Okay. Mia, dahil sa iyong pagpapahayag na ikaw ay isa ng mananampalataya ng Panginoon sa Kristo, sa kapamahalaan at karapatang ipinagalob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church, sa harapan ng mga saksing ito at ng mga anghel sa kalangitan, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, inilibing, muling na buhay. Yeah. Kapit, kapit. Kalalayan. Yan. Amen. Joker pala ang magkapatid na yan. Okay. Rika Joy, ano? Okay. Kamay mo ining. Okay. Rika Joy, dahil sa iyong pagpapahayag na ikaw isang mananampalataya ng Panginoon sa Kristo, sa kapamahalaan at karapatang pinagkaloob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church, sa harapan ng mga saksing ito at ng mga anghel sa kalangitan, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, inilibing, muling na buhay. Ayan. Kapit yan, kapit. Meron yata ang batang gusto magpabautismo dyan, ano? Kapatid? Kaya-kaya kita. Amen! Nakatingin si, ano, si Kai. Upo kapatid, ha? Ayan! Ako, sayang, si tatay dyan, ano? Nakauwi na sa langit, hindi nasaksihan. Kapatid, kamay mo. Sister Annie, dahil sa iyong pagpapahayag na ikaw ay isa ng mananampalataya, sa kapamahalaan at karapatang pinagkaloob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church, sa harapan ng mga saksing ito at ng mga anghel sa kalangitan, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, inilibing, muling na buhay. Amen! Praise God! Yeah. Kapitining sa iyong Annalisa, dahil sa iyong pagpapahayag na ikaw ay isa ng mananampalataya ng Panginoon Kristo,
sa kapamahalaan at karapatang ipinagkaloob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church sa harapan ng mga saksing ito at ng mga anghel sa kalangitan. Ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, inilibing muling na buhay. Amen! Diyakan po kayo. Ladies first. Ayan. Anjuri. Sa wakas, ano? Amen. Sister Anjuri, dahil ikaw ay nakapagpahayag na na ikaw isa ng mananampalataya ng Panginoong Kristo, sa karapatan at kapamahalaan pinagkaloob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church, sa harapan ng mga saksing ito at ng mga anghel sa kalangitan, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, inilibing muling na buhay. Okay na, kaya mo? Amen! Last one. Ikaw na lang. Amen! Okay. Amen. Ayan. Edward niya, ano? Okay. Brother Edward, dahil ikaw ay nakapagpahayag na ikaw ay isa ng mananampalataya ng Panginoong Kristo, sa kapamahalaan at karapatang ipinagkaloob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church, sa harapan ng mga saksing ito at ang mga anghel sa kalangitan, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, inilibing muling na buhay. Yan. Congratulations. Amen. And the church will say, praise God. Okay, so salamat. Welcome sa ating walong naging miyembro ng Iglesia Baptista. Ano po, isang dakilang pribileyo. Tayo magsitayo at mag-closing prayer. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Tayo po pumikit. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kakaiba po ang kagalakang dulot ng inyong pagkilos sa inyong Iglesia, Panginoon. Ang mga kapatiran ay tunay na nagiging hamon din at nagiging hamon sa bawat isa. Nawa po, Panginoon, masumpungan niyo po ng Iglesia niyong ito dito sa bayan ng San Jose ay hanggang sa kayo bumalik ay nagpapatuloy na may kasiglahan, na merong katapangan at lalo tigis at merong kabanalan, Panginoon. Upang ang bunga ay katulad niyan na i-enjoy po namin. At nawa po ang mga iba pang mga nagpropes na mga nahatda ng mabuting balita ay makaabot din sa ganito pong desisyon matapos na sila ay maliwanagan sa kaligtasan. At sila ng mga nabautismuhan kasama ang nag-transfer, nawa, Panginoon, patuloy niyo po silang balutan ng inyo pong pag-ibig, ng inyo pong pag-care, laban po sa maaring gawin ng kaaway na pagsubok o tukso, Panginoon, sila po nawa ay maging mapagtagumpay. Bigyan niyo po na extra biyaya, Panginoon, ang bawat sa kanila. At kabiling lahat sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, igawad niyo po ang mayaman ninyong basbas at bendisyon sa bawat isa. At ang inyong kamay, ang pag-iingat sa bawat isa, sa driver, sa mga sasakyan, sa bawat isa makarating ng seven sound sa sariling mga tahanan. Sa inyo lahat ng kapurihan. Itong ang samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless you all. Tapos sa puta.